totoo ba yung issue about Agsunta and December Avenue. May issue yata na may post yung December Avenue frontman na si Cell. You don't have a voice. You don't even belong. Anong tingin mo sa sarili mo na ano ba, porket sikat ka? Ang social media, sabi nga nila, it's either mapabuti ka or mapapasama ka talaga. Sobrang laki ng epekto sa akin ng social media. Sobrang nabago niya yung pagkatao ko. Pag hindi naiintindihan ng isang tao yung isang bagay, iisipin na lang agad nila sa'yo is mali ka. Yo, yo, what's up? It's me, Neo, and welcome back to my YouTube channel. And of course, welcome sa aking first ever podcast. Yes, tama yung narinig nyo guys. Podcast, first time ko tong gagawin. At actually, hindi ko alam kung tama tong ginagawa ko. Kasi sa pagkakaalam ko, yung podcast is audio file lang. So, hindi ko alam kung tama tong may video. Pero may nakita kasi ako sa YouTube, which is isa sa mga pinapanood kong YouTuber, si Ryan Higa. Isa sa mga content niya ngayon is yung gumagawa na siya uli. Actually, ginawa niya na to daw before. Kasi doon nagbabase ako sa napanood ko. Nagunawa niya na to before and nag-stop lang siya. So, na-inspire ako gumawa ng podcast. Actually, before ko pa yun mapanood, parang gusto ko nang, hindi ko pa alam na podcast yung tawag, or actually, gusto ko lang maglabas ng saloobin sa mga bagay-bagay, sa mga topic na nangyayari sa atin sa mundo. Pero since malaki yung nagagawa ng social media, actually iba na eh. Iba na yung technology ngayon. Sa social media, pwedeng mapasama ka, pwedeng mapabuti ka sa mga sinasabi mo. So para sa akin, nakokontrol na yung ibang mga tao, siguro karamihan, dahil lang nagbabase sila sa nakikita lang nila. Actually, hindi nila alam yung ibang istorya or hindi nila alam yung ibang point. So magja-judge na sila base doon. So para sa akin, dito sa gagawin kong podcast sa channel ko, this is me being me. Sasabihin ko yung mga opinions ko sa iba't ibang mga bagay. Ah, hindi ko naman sinasabing tama yung opinion ko or mali. So para sa akin, sasabihin ko lang yung tingin ko or yung take ko sa isang issue at pag-uusapan natin yon. And hopefully, kasi ngayon mag-isa lang ako, sana sa mga susunod or gagawin ko, itatry ko, maghanap ng mga taong makakausap para yung opinion is batuhan kami. Batuhan tayo ng opinion, hindi yung point of view ko lang. Kasi once na nagsasalita kasi tayo, para sa akin lang to, once na nagsasalita tayo, it's either matuto tayo or matuto yung kausap natin. Kasi kanya-kanya, bawat tao may kanya-kanyang opinion na tama or mali or steady lang na mamumulat tayo. So sana dito sa podcast ko, may mga matutunan yung manunood. Hindi lang base sa akin, kasi ngayon ako lang mag-isa, pero sa mga susunod, maghahanap tayo ng mga taong makakausap para malaman nyo yung idea ng bawat isa or points ng mga tao. And ayun, actually hindi ko alam ko anong gagawin. So ngayon magkukuwentuhan tayo, magsasalita tayo. And may mga ibang topics ako na itatakil ngayon. All right. Ayun, grabe yung mic, no, parang ano, pag sobrang condensed, parang pag may konting topic lang rinig na. Para kang nasa radio station. Tsaka para kang nasa ano, ASMR. Alam mo yung ASMR? Yung mga gumaganito-ganito lang. Yung mga papakinggan mo yung mga sinasabi nila dito sa mga mic. Tapos sobrang hina. Magsasalita ka ng mahina. Tapos ganyan. Pero astig din yan. Actually, may napanood akong ganun. Actually, sinabi lang din siya sa akin. Tapos, nung napanood ko nga, ayun, okay. Parang medyo weird yung feeling. Parang, so ayun guys, no, mabalik tayo. Sana, ayun pala, actually dapat may pangalan tong podcast ko eh. So wala pa akong, random to eh. Actually test lang to, ititest ko lang yung setup and kung ano man. And napag-isipan ko na ituloy ko na, dito ko na gawin yung first episode. Since andito naman, nakasetup na lahat. So ano bang dapat kong itawag pala dito sa podcast ko? Anong title? Kung may maisasuggest kayo guys, please comment down below. And
tignan natin kung pwede. And of course, kung subscriber kita, maraming salamat sa pag-subscribe mo. And kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan, i-click mo na ngayon subscribe button and then yung bell notification para ma-update ka sa bawat videos na ina-upload ko. And sabi ko nga, this year, new year, new content, podcast, and I think, hindi naman magiging bagong tao ako. Ibabalik ko lang siguro yung paano si Neo, kung ano si Neo, kasi nga sobrang laki ng epekto sa akin ng social media. Sobrang nabago niya yung pagkatao ko kasi ako kasi yung tao, sabi nga ng mga kaibigan ko, lagi akong may pinaglalaban. At kung nasa point ako, sinasabi ko sa kanila. Pero dahil nga sa social media, like kunyari may makita akong issue, natatakot akong mag-post kasi pag hindi naiintindihan ng isang tao yung isang bagay, iisipin nila agad nila sa'yo is mali ka. Parang ganun. So parang marami pang manasasabing masama sa akin. And actually isa yon sa mga reasons. Ito, dito na tayo sa first topic ko. Kung bakit ako pansamantala pa lang na nag-leave sa social media, which is Facebook, Instagram, and Twitter. Actually, social media rin tong YouTube. Pero sabi ko, ito yung i-stay ko para at least updated pa rin and connected pa rin ako sa mga sumusuporta sa akin at mga naniniwala talaga sa akin. At para sa akin, mas less kasi dito yung mga kung tawagin crab mentality. Meron, pero mas less kumpara sa Facebook. Parang sa Facebook kasi, lahat ng mga tao, parang judge na sila lahat, parang lawmakers na agad sila, parang ganun. So, mahirap magsalita doon and hopefully, makayanan ko na walang social media as in dinilit ko lahat dito sa phone ko yung mga apps and nag-deactivate ako sa Facebook. So, sa lahat ng mga gustong maging updated sa akin, dito na lang muna tayo sa YouTube mag-usap. And ayun, bakit nga ba ako nag-leave or pansamantalang umalis sa social media? Isa na nga dun is yung sobrang negative na, ang social media, sabi nga nila, it's either mapabuti ka or mapapasama ka talaga. Para sa case ko, thankful ako dahil may mga followers, may mga sumusuporta, at may mga taong nakakapanood. Like for example, mag-upload ako ng videos ko sa YouTube. Parang malaking tulong siya. Sa Facebook, sorry. Malaking tulong siya para yung market ko or yung network ko is lumawa kasi worldwide yung audience mo pagdating sa social media, sa internet. Pero para sa akin ngayon, medyo lamang na yung negative . Lamang na parang mas hindi ako nagiging okay pag nasa social media ako. Like for example, pag gising mo, well, syempre nakaka-addict yung cellphone, nakaka-addict yung internet. Pag gising mo, pag mulat ng mata mo, ang una mo nga hanapin is yung phone. Tapos pagdating mo ng phone, mag-Facebook ka, mag-Instagram, mag-Twitter. Pero ako hindi naman ako ma-Twitter na tao. Nakalink lang yung Facebook ko sa Twitter. Pag ganun, makikita mo ngayon mga negative news, mga fake news, ano pa ba? Marami mga negativity kumpara sa mga positive na mababasa mo na mag-lift up sa'yo at mas mapapabuti kang tao. Parang ganun. So para sa akin, sobrang daming negative vibes sa Facebook. Na sabi ko nga kanina na gustong-gusto kong mag-comment sa isang issue pero hindi ako makapag-comment kasi alam ko na marami na rin negatibong tao sa Facebook ngayon. Lalo na yung kung tawagin nila is keyboard warriors. So isa yon. At the same time, parang sobra na kasing nagagawa. Ito, medyo scientifically parang ganun. Hindi na maganda yung nagagawa sa akin ng gadgets. Kasi pag nasa cellphone ako lagi, yung radiation, parang may epekto daw yun, diba? Sa pagtulog mo, actually sa kung paano ko mag-isip. So, kailangan ko mag-detox sa social media. And, ayun, actually isa sa mga pinaka malaking part is yung mga negative news, negative na nababasa mo sa Facebook. Isa na doon, yung mga nangyayari sa bansa natin,
Na which is pag-uusapan natin 'yan. Pag-uusapan natin 'yan sa mga susunod na araw. So, kung gusto mong maging updated or kung gusto mo marinig yung point ko at ibang point ng ibang tao na igi-guest ko dito, mag-subscribe ka and sana subaybayan mo tong podcast ko. Pero bago ko mag-quit sa social media, I mean, di pa naman totally mag-quit. Bago ko mag-pansamantalang umalis sa social media, may nabasa muna akong isang news na medyo nakaka-bother para sa akin as a musician, kasi isa rin po akong musician, tumutugtog po ako, sumusulat ako ng kanta, at the same time YouTuber din po ako. Isa sa mga nabasa ko doon is yung last na issue is yung about Agsunta signing off. Pag-usapan lang natin to real quick lang, sobrang bilis lang hanggat sa kaya ko lang ipaliwanag. I don't know if totoo ba yung issue about Agsunta and December Avenue. And hindi ko alam. Ang sabi lang, nung pinanood ko yung YouTube ng ano, yung YouTube video ng Agsunta no, nag-sign off na sila. Ang sabi nila, maraming mga bashers, maraming mga nagsasalita sa kanila ng masasama, which is yun sinasabi ko. Sa social media, sobrang ang dami ng magagaling na tao. So, ayun, sana may ibang bagay pa silang ano, may iba pa silang reason, hindi lang yun doon kaya sila nag-quit. Or pwede ring iniisip ko kasi baka strategy lang ng management nila na as a musician kasi para sa akin, hindi dapat lumaki ka sa pagko-cover ng kanta. Ah, pero walang masama doon guys, walang masama sa pagko-cover ng kanta kasi ina-appreciate mo yung ganda ng gawa ng iba. Pero hindi mo naman inaagaw yun sa kanila. Siguro strategy... Tingin ko lang ha, siguro strategy ng management nila na okay, it's time na mag-stop na kayo sa pagko-cover ng songs ng ibang mga artist and it's time for you guys na gumawa ng sarili nyong kanta, ng sarili nyong content. Pwedeng ganun. Or, ang nakaka-bother kasi, again, sa mga fans ng December Avenue na nakakanood nito, actually, fan din ako ng December Avenue, kaya medyo nababother ako. Pero mas nababother ako as a musician, as an entertainer, as an artist, as an OPM artist kasi parang may issue yata na may post yung December Avenue frontman na si Cell. Andito yun eh. Ayan. Na parang ano ba? Parang sinasabi ito yung mismong tweet niya. Ewan ko kung malalabas ko dito. Ang sabi ni Cell, di ko alam kung totoo to guys or hindi ko alam kung totoo or fake news, pero kung ano man, try basahin lang natin. Ang sabi niya dito, ang sabi nung Cell Bautista, which is yung frontman, hindi ito. Ito muna, ito yung pinaka-first tweet niya. Sabi niya, if you want instant fame, copy other people's work and suck from it. You get the money but not the glory and respect. You don't have a voice. You don't even belong. For me, kung totoo man to, again, disclaimer, hindi ko sinasabi na totoo or ito talaga yung reason sa pag-sign off ng Agsunta. Pero kung totoo man to, issue na to as a musician eh, as an artist. Kung totoo man to, para sa akin, hindi ko makita kung ano ang masama sa pag-cover ng kanta. And kung ang point kasi niya dito, ang point, nakikita ko rin naman na doon din naman ako sa simpatsya rin ni Cell or ng December Avenue. Naintindihan ko na pinaghirapan niyo yung songs, 'di ba? Kumbaga dugot pawis kung tawagin niyo dugot pawis yung ano yan, nagpuyat kayo kung paano niyo mina-market yan. Pero for me, hindi ba kung totoo ha, hindi ba tulong din na ma-network yung sarili nyong gawa, which is yung pinaghirapan nyo sa pamamagitan ng pag-cover ng, like for me, I'm a YouTuber, gumagawa rin po ako ng mga cover songs, and also nagsusulat din ako ng mga original songs at nilalabas ko rin to. Hindi ba nakakatulong yung pagkanta ng ibang tao sa kanta nyo? Kasi may mga taong, kunyari for example, Agsunta, may mga fans yung Agsunta na hindi kayo kilala. No? Hindi kilala ang December Avenue or even hindi nila kayo gusto. At the same time, pag kinanta na ng Agsunta, sa kanila nalalaman, oh, sino ang kumanta? Kasi I'm sure naman pag yung mga cover naman ng Agsunta is may tamang, ang tawag doon, kumbaga, nami-mention kayo.
kumbaga nakalagay doon by December Avenue or nasa description nila, saka malalaman ng ibang tao na, oy, ang galing pala ng kanta ng December Avenue. Sino ba sila? Tingnan natin. And then makikita nila yung ibang songs nila ng December Avenue. At the same time, parang okay pala yung mga songs kung pumatok man, kasi iba't bawat tao iba't ibang panlasa sa kanta yan. Sa music, may reggae, may folk, may ballads, may rock, may hip hop. So kahit anong genre, pag napakinggan nila, okay pala, ma-hook na sila sa inyo. At the same time, nasa Agsunta pa rin sila, madadagdagan lang ng bagong fan. For example ako, pinapanood ko lagi yung Agsunta kasi gusto ko yung mga versions sila na paggawa nila ng cover. And nung nakita ko yung may cover sila ng December Avenue, chinek ko. Pag-check ko, okay pala yung kanta. December Avenue pala yung kumanta. So yung credits, nasa ano pa rin, nasa sumulat pa rin, nasa December Avenue pa rin. So hindi ko nakikita kung anong problema dahil kinover or kumikita. Pag-uusapan natin yan yung about monetizations and kung ano-ano man yung kita about sa YouTube. Pero dito muna tayo sa tweet. So yun yung tweet ni Cel Bautista, tama ba? Cel Bautista ng December Avenue. Tapos si Migs Haleco, isa rin tong OPM artist, nakasabay ko rin to dati before bata pa siya, nagano siya sa Talentadong Pinoy. Nag-tweet din sabi niya, laki ng issue mo sa buhay, man. I mean, it's fine to speak out your opinion, but to tell anyone they don't belong, it's like telling all the aspiring musicians who idolize you to stop singing your songs. Tama. Ang laki ng, ito, gusto ko tong point ni Migs Haleco. Doon na ako sa yung may point yung December Avenue na sila yung naghihirap ng song. Pero yung word na you don't belong, parang who are you to tell someone na hindi ka belong? So anong tingin mo sa sarili mo? Para sa akin, anong tingin mo sa sarili mo na porket sikat ka? Parang ganun, sikat ka tapos... Marami kang nakakasamang mga banda and then yung mga nagco-cover is hindi belong sa inyo. This is just my opinion or this is my take about this issue. Musician is musician, guys. Kahit anong genre, novelty man yan, yung mga corny na para sa ibang tao, hip-hop man yan, rock man yan, cool man yung tugtugan nyo, music is music. So para sa akin, dapat nagkakaisa tayo as musician, as an artist. Walang don't belong na ganyan kasi parang ang taas ng tingin sa sarili para sa akin. Kahit baguhan na musician 'yan, kung gusto niya 'yung ginagawa niya at nakakapagpasaya siya ng tao, which is 'yun naman 'yung purpose natin lahat. Sa bawat kanta na isinusulat, sa bawat melody, sa bawat dugot pawis na pinaghihirapan natin sa isang kanta, ang point natin dyan is may matouch tayo na tao. It's either ma-inspire sila sa atin na sumulat ng kanta or ma-inspire natin sila sa buhay nila dahil dun sa mga ginagawa natin. Pero para sabihin mo na you don't belong, pwede niyong sabihin sa akin yun, pero sasabihin ko sa iyo, bakit mo nasabing don't belong? Nasaan ka ba? Or hindi kaya masyado lang mataas yung tingin niya sa sarili or tingin mo sa sarili pag ganun ka mag-isip. Anyway, again guys, ulitin ko para sa mga fan ng December Avenue. Ito naman yung mga sinasabi ko kung sakaling totoo lang itong mga nabasa ko. Which is sabi ko nga sa Facebook, hindi ko na alam kung ano yung totoo or hindi. Kung ano yung fake news or what. And wala na rin akong time mag-research. Pero sa mga nababasa ko, kung totoo man, doon na lang muna tayo sa kung totoo. Kung hindi, thank you so much. I'm still a fan of December Avenue. Kahit naman ngayon, fan pa rin ako ng December Avenue. Dahil marami silang magagandang sinulat na kanta. Pero kung ito nga, kung totoo man, kung sakaling totoo man, parang medyo negative yung bro as an artist, as a musician. And ito, isasabihin na natin. Ito, nag-reply si Cel about dun sa tweet ni Migs Haleco. Sabi niya, no, you didn't get my point. Ang issue ko is making money out of someone else's work
not just for me but for other artists who work their asses off night and day promoting original stuff just to get an audience for it. Ito, dito na tayo papasok kasi meron pa akong nakita sa isang YouTube na nag-comment about this. Ang sabi niya, parang, oo nga, ang tama naman kasi yung Agsunta gumagawa ng mga covers tapos kumikita sila doon, tapos yung ano, yung totoong artist hindi kumikita doon, kumbaga inaagawan pa ng kita. This is my take about this issue, guys, ano. Sumusulat din po ako ng kanta, hindi lang kasing sikat ng December Avenue. Yan, hindi ako sikat, guys, pero meron akong song sa iTunes, Spotify. Sumusulat ako ng sarili kong kanta. And at the same time, I'm a YouTuber. So, yung point ni Cell ng December Avenue na sila yung sumusulat, sila yung gumagawa ng kanta, tapos parang naaagawan sila ng kita or ng pera. Dahil pag kinanta ng Agsunta, sila yung namomonetize sa YouTube at sila yung kumikita doon. Okay, guys. Excuse me. Para lang sa ano, para sa kaalaman ng karamihan, magiging straight to the point na ako. Ang YouTube po is totoo namang pwede kang kumita. May pera talaga sa YouTube. Pero for me, kasi andito, naka suspended ako ngayon sa YouTube dahil hindi ko alam kung bakit. Pero ito yan. Ang mga cover songs po, ito ah guys, sa mga, ewan ko kung tama o hindi, pero base sa experience ko and sa mga, sa lagi-lagi kong ginagawa, sa kakagawa ko ng covers, monetize yung iba kong mga videos sa YouTube channel ko. Pero yung mga covers ko, karamihan dun is hindi siya monetized. Kasi may right, may copyright yung artist or yung record label mismo na yung copyright is sa kanila, which is ibig sabihin po ng copyright, yung right ng kanta sa kanila yon. Kung kumita man yung kanta sa YouTube, hindi po napupunta sa aking, sa nag-cover or sa aming YouTuber. Napupunta po yon sa label or sa artist. Yun po yung totoo niyan. Kaya hindi ko magets kung dahil lang talaga sa YouTube na sinasabi na na parang porket kinover yung kanta, porket ginawa ng sariling version at may nakitang ad sa YouTube, kumikita na. Ito pa isa, guys, para rin sa kaalaman ng iba, alam ko yung ibang mga YouTubers maiintindihan to, pero sa mga hindi naman YouTuber na nanonood lang or what, hindi alam kung paano nag-work ang YouTube. Ganito yan, kung minsan may nakikita kayong ads, for example, sa Agsunta, di ba? Or sa akin mismo, sa YouTube channel ko, may mga covers ako na may mga ads. Kasi po ganito yan. Mamomonetize mo ang isang YouTube video, doon na muna tayo sa songs, sa cover songs. Dalawang bagay yan. It's either kung sa'yo yung kanta, mamomonetize mo siya ng full, parang yung song and yung video, mamomonetize mo ng buo. So lahat ng kita nun sa YouTube is sa'yo, kung magkano man yan. And then, ito pa yung isa, ito yung isang side nun. Kunyari ako, i-cover ko yung kanta ng December Avenue at may nakita kayong ads sa aking video. Yes, tama. May kita ako doon. Pero hindi dahil sa kanta ng December Avenue. Yung monetization noon, kaya na-monetize yun dahil sa video ko na ginagawa. As in sa video, kung tatanggalin mo yung audio, mamomonetize lang yun kahit blanco, tahimik. Mamomonetize siya dahil sa video. And then, mamomonetize pa rin yung kanta pero hindi sa akin po papasok yun. Hindi ko makukuha yung kita, parang ganun, sa madaling salita, yung pera. Mapupunta yun sa record label and or sa artist. So, ganun po nag-work yun. So, para sabihin na sabihin ng mga artist, wag na natin yun yung December Avenue. Sabihin na lang natin, in general na lang tayo magsalita para less ano rin, confusion na parang baka isipin nyo galit ako sa December Avenue. Actually, hindi. Gusto ko lang kayo maliwanagan or magkaroon ng linaw tong topic na to. Ibig sabihin, walang nangyayaring naaagawan ng kita yung artist, original artist o yung composer dahil lang sa gumawa ka ng YouTube video. Parang sa akin,
okay lang sa kung ako man gumawa ko ng original song at i-cover man ng Agsunta or kung sino mang tao, maliit na subscribers or big subscribers, thankful pa ako kasi maini-network yung kanta ko, maipaparinig, maraming chance na mapakinggan ng ibang tao at the same time, makikilala nila kung sino yung sumulat. And kaya rin tayo guys, may mga feels cup, mga ganun. Kasi sila yung nagpapahalaga sa artist or sa composer. So, ayun, parang hindi ko talaga magets yung point na bakit sinasabi na gagayahin mo yung sariling gawa ng iba tapos doon kakikita. And unless ganito, kumbaga may mga yung infringement ba na tawag yun or kung ano man, yung parang pag sumulat ka ng kanta, pinalitan mo yung lyrics pero same tono, doon tayo magkaka-issue kasi ginaya mo. Yun yung talagang ginaya mo at doon ka kumikita sa ginaya mo na yun. Yun yung problema. Pero may isa pang kasing kung tawagin doon is parody. Na parang papalitan lang yung lyrics pero hindi naman intention. Parang ginagawa ni Mayor TV kung familiar kayo kay Mayor TV. Hindi naman intention na agawin kung ano yung pinaghirapan nyo. At saka ito, para matapos lang tong issue na to, no? Hindi ko magets din, isa rin sa mga hindi ko magets kung bakit yun yung reason or kung bakit yun yung ikinakagalit ng ibang artist. Hindi naman sa kanila nanggagaling yung pera na ibinibigay sa YouTuber kapag nag-cover sila ng kanta na ganito. Diba? Unless kunyari, doon na lang tayo, kunyari Agsunta, may original song sila at kinover ko. Tapos kumita ako ng 10 pesos. 'Di ba? 10 pesos per view. Parang kung kukunin yung 10 pesos sa bulsa ng Agsunta at ibibigay sa akin, yun yung may issue, yun yung may problema. Pero kung yung company YouTube naman yung nagbabayad, parang hindi ba pwedeng maging everybody happy na lang tayo na dapat nga mas as an artist, mas matuwa ka kasi may mga tao kang natutulungan dahil sa kanta mo. 'Di ba? Kung may isinulat kang kanta at kinover ng ibang tao, ginaya, kung tawagin nyo ay ginaya ng ibang tao at kumita sila dahil doon, hindi ba dapat magpasalamat? Kumbaga maging ano ka pa, parang, uy, ayos ah, nakatulong ako ng taong nangangailangan, parang ganun, na nakatulong ako sa taong kailangan ng trabaho or sabi natin kailangan ng pera dahil sa kanta ko. Yun naman talaga yung ano, para sa akin na yun kasi yung mahalaga, nakakatulong tayo sa kahit anong way, sa kahit anong paraan sa pamamagitan lamang ng mga songs or kung ano man yung art na ginagawa natin. So ayun, so sana kung totoo man tong issue na to about December Avenue and Agsunta, sana maayos agad kasi kailangan tayong OPM artist, tayong mga Pilipino yung magtulungan sa mga ganitong bagay kasi bihira lang ako sa tingin ko kasi sa tagal ko ng tumutugtog, sa tagal ko ng sumusulat ng kanta, bihira lang ako nakakita ng parang galing sa ibang bansa na nakaka-appreciate sa ginagawa. Meron, pero hindi katulad natin na almost na nga yata talaga na parang 50% or 70% nakikinig ng mga songs ng banyaga ng ibang artist sa ibang bansa. At yung iba, yung sariling atin parang napapabayaan na. So sana tayong mga OPM artist, sana tayo na lang din yung magtulungan. And kung yung mga maliliit na bagay na yun, baka minsan kasi nagigets ko rin yung point na ganyan na siguro kumbaga bugso ng damdamin, parang ganun, parang napadaan sa init ng ulo, parang ganyan, may nasasabi, hindi na nakikita yung ibang points ng iba. So, for me, Agsunta, actually, magandaring action yung ginawa nyo na nag-sign off kayo sa cover. Actually, sana hindi naman permanent na tumikil kayo sa pagka-cover. Hindi ko kayo hinihikayat. Pero for me, it's an opportunity for you guys na naggumawa at sumulat talaga ng sariling kanta. Yung tipong pag may narinig na kanta sa radyo, sasabihin, oh, Agsunta. Original na Agsunta. So, ayun. Actually, ako as an artist, isa rin yung sa mga pangarap ko.
And ayun. And sa December Avenue, just keep writing good stuff, mayan ganun. Sa mga sulat na kayo ng mga magagandang kanta at marami pa rin naman kayong mga fans like tulad ko na makikinig sa mga kanta nyo. And sana mawala na yung mga ganyang issues kasi tayo-tayo lang nandito magsusuportahan. So ayun, tapusin na natin yung ano, yung issue about dyan sa... Ito, last bago ko sabihin. Guys, bubulong ko lang sa inyo. Ito, naririnig nyo ba ako? Pag nagko-cover ka ng kanta sa YouTube, hindi malaki yung kita. Tulad ng sinabi ko nga pala, sabi ko noon, natotong last week na magli-leave muna ako for a while sa social media like Facebook, Instagram, or Twitter. Kasi nga, dahil sa mga negativity na nababasa ko. And sabi ko, dito muna ako sa YouTube channel ko muna ako magfo-focus, parang ganun. And then, ito namang si YouTube, bigla naman akong sinuspend. Actually, hindi ko alam guys kung kailan nyo ito mapapanood, pero as soon as ma-recover ko na yung YouTube channel ko, kung hindi man, mapapanood nyo to siguro, pinapanood nyo to ngayon sa bago kong YouTube channel. Pero ayun, bigla nila akong sinuspend. Dahil daw sa mga, wala naman nakalagay na copyright, which is yung sinasabi ko na pag yung original artist, ika-copyright strike ka nila para it's either hindi nyo pagkakitaan or hatiin nyo yung revenue nyo. Pero, hindi ko alam kung bakit. Kasi bihira naman ako nag-upload. Bigla na lang nila akong sinuspend. So, I don't know, YouTube, why? And wala rin naman silang warning sa akin na kung may nagagawa man akong mali kasi green yung status ko dun sa YouTube channel ko. Wala akong strike na natatanggap. Bukod sa copyright na sinasabi naman nila na hindi naman nakaka-apekto sa akin yun kasi nga hindi ko naman minomonetize. So ayun, hopefully, eto wala na akong ibang topic. So sana nag-enjoy kayo dito sa podcast. Simpleng kwentuhan lang to guys na sana may natututunan kayo every time na pinapanood nyo ako at sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe at panoorin lahat ng podcast ko. Hopefully, next episode nitong podcast ko is meron na tayong kasama. Marami akong gustong itackle like depression and may kilala akong tao na pwede nating kausap na siya talaga yung gusto kong kausapin about that. And about legalize ng illegal marijuana, yung mga ganyan. And yung pagbababa ng age limit, tama ba yung sabi ko? Yung pagbababa ng age nung para pwede mong hulihin yung mga bata. Marami kasi akong points din na gustong sabihin kasi maraming sinasabi yung mga tao sa social media na ganito, ganyan, na para sa akin may sarili akong point na sana ma-share ko sa inyo at the same time mapakinggan nyo ako, malaman nyo yung side ko and yung side na rin ng ibang tao, no? So, ayun. Again, guys, maraming salamat sa time nyo sa panunood dito sa YouTube video ko na to and sa podcast ko na to. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo or meron akong point na naibigay sa inyo para pag-isip-isipan nyo. And, ayun. Sana masuportahan nyo ako, guys. And don't forget to subscribe and like this video if you like this. And kung hindi nyo gusto yung mga sinasabi ko, okay lang po, feel free to unsubscribe me or kung ano man. Pero kung nagustuhan nyo to at tingin nyo may point ako, please pakishare tong video na to para malaman din ng iba. And sa mga magsusubscribe sa akin in advance, maraming salamat po. Na-appreciate ko kayo. Sobrang laking tulong nito personally sa akin and emotionally kasi sa mga nanonood, mga nagla-likes, nagko-comments, at nagsasubscribe sa akin, dun po ako ginaganahan gumawa ng mga contents, video contents dito sa YouTube at para magpatuloy na. At the same time, yun nga, yung revenue, maliit na revenue na nakukuha ko dito guys, para ma-upgrade natin itong mga gamit natin. Kasi pag sa susunod na podcast, may kasama na akong ini-interview or kakausapin. So, dapat dalawang mic, something ganun. So, malaking tulong guys kung masusuportahan nyo ako dito. And, ayun. Sana nag-enjoy kayo. Have a good night. Good night na sa akin eh. Kung anong oras mo to pinapanood, good. Ayan. This is Neo. And, always remember, everything's gonna be alright.